morning guys, once again. Dahil marami kami papaya sa backyard, sinipag si Habi magkuskus ng papaya at gagawa daw kami ng atsara. So see, ang papaya namin libre, pwedeng-pwede kaming gumawa ng atsara na konti lang ang aming gagastusin. So, pagkatapos kuskusin ng papaya, magpakulo tayo ng tubig at ibabad ang kinuskus na papaya ng ilang minuto sa kumukulong tubig. Pagkatapos, i-drain natin ito, pigaan natin mabuti, tapos i-drain ng mabuti at i-set aside. Pinapakita ko na dyan ang aking mga gagamiting ingredients. So, paraan ng pagluluto, ito na yung ating suka, purong suka guys, kung natin lagyan ng tubig. Kasi pag inagyan natin siya ng tubig, madali siyang masira. Kaya dapat pure na suka natin ilalagay. Pagkatapos, sugar. Yung sugar natin, nakadepende sa kung gaano kadami ang ating iaatsara. Tapos, haluin natin hanggang sa matunaw ang sugar. Pwede natin lagyan ng kunting asin guys. Pwede. Kailangan tigman lang natin kung sa tingin nyo eh, okay lang yung sugar niya. So kung gaano kadami yung papaya natin, titikman din natin kung ano ba, matabang pa ba siya or maasid pa ba siya masyado. Tapos estimate na lang natin yung sugar. Kasi ako, kung magluluto ko, yung ano lang siya, pa-estimate lang sa bahay natin. Hindi na kailangan na ganito ganyan, sukati natin ganito. Ni-estimate ko lang siya para mabigay. Tapos from there, hindi kumukulo na siya. I-lower ko na yung papaya niya. Tapos ang hindi kong ilalagay itong carrots. Anyway, itong carrots, kahit na ano, pakuluan ko ulit, hindi siya lalambot. Kasi nga, pure na suka yan, hindi niya palalambutin. Hindi na niya ito palalambutin. Tapos pag kumulo na siya ulit, at saka i-off ko na, and then that's the time na ilalagay na natin yung papaya. So, try ko munang tikman ng konti kung ayos na pa siya. Ngayon, off ko na. Pagka nawala na yung pagkulo niya, pwede na natin ilagay yung papaya. So, ayan, wala na. So, unti-unti ko nang ilagay yung papaya. Dami nito, guys. Grabe ito si Habi. Dami-dami niyang kinuskos. Parang may birthday. Kasi, karaniwa sa mga birthday, sa pagkasapayan natin, ginaganap yung birthday, diba? Ginagawa natin. Ah, ito, atsara ng papaya. Hindi nawawala yun pag may birthday. Dami-dami, guys. Hindi na yata kami magpenta nito sa dami. Tama, tinis ko siya. Pinin mo yung ulan. Yung iba, gini-grade din nila yung ano, carrots para magkaroon siya ng kulay. Pero, hindi ko na nasabihan si Habi dahil gamit din lang naman namin ito, hindi siya protein. Yan, sa sobrang dami, didistribute ko siya sa mga kapitbahay niya. Sa mga kapatid ko guys, didistribute ko. Bibigyan ko ang aking sister, ang aking brother, para bigyan niyo ulit kami ng halaman. Haluin ulit. Isak ko naman nilagay kung ano. Kasi makover siya ng suka. Hindi pwedeng kulang yung suka niya kasi yung suka yung nag-ano dyan. Masarap ito sa prito. Ano ang prito? Kahit na pritong tuyo, pritong bangos, pritong hito, o kaya kahit inihaw. So ibababad natin yan. Tapos mamayang hapon, pagkatapos na namin nagnap, hindi ko sana, saka namin lilipat sa mga yan. O, yung mga kaibigan ko dyan, mga besis, diba noon na nagtitinda ako ng ano, atsara, pwede na kayo mag-order. Order, papaya kayo dyan, atsarang papaya. Pwedeng pagkahanap buhayan ito eh. Actually, kahit na wala kayong papaya, pwede kayong bumili sa market, pag diba, pag magaling kayong dumiskarte, tapos ano lang sa kapitbahay lang, benta natin ng pagbibente, pangsukat. Tubong-tubo ito guys, kasi noon, ito ang ano eh, ginagawa ko ito noon eh. Ibigan ko yung mga customers ko din. So, nagbibenta ako ng ganito, at syarang papaya, at syarang mangga. Ngayon, nag-stop na ako dahil
Maganda na si Lola. Enjoy-enjoy lang at YouTube-YouTube. pinagkakaaliwan lang namin dito sa bahay. Huwag naka-quarantine kami kasi wala kaming magawa sa life. Hindi matulog, kumain, ganun lang. Ayan. Yan ang aking sarang papaya. Ito na ang aming aksarang papaya. So, nakagawa kami ng 7 bottles, guys. Out of 3-4 na papaya. Okay. Order na. Sinong gustong bumili, 50 pesos lang. Super mura. Pure na pure ang suka. Sukang lipa. At saka fresh na fresh, of course, ang aming papaya.